Magandang araw, Go Negosyantes! Welcome sa isa na namang araw na siksik sa inspirasyon at practical business tips. I'm Bam Aquino, ang inyong partner sa pagtuklas ng mga winning Go Negosyo attitudes ng ating small and medium entrepreneurs. Dito lang yan sa SME Go! Ngayong araw, pupuntahan po natin ang mga kago-negosyo sa Pampanga at aalamin po natin kung paano ang composure o ang kakayahang manatiling kalmado sa pagsubok ng panahon ay makakatulong sa ating mga negosyo. Ano pang hinihintay natin? Wala! Kaya let's go! Hello? Good morning, Pam! Dahil pupunta ka sa Pampanga, di mo pwedeng ma-miss ang sikat at original sisig doon. So puntahan mo na si Miss Nor de la Cruz, ang apo ni Aling Lusing, the Sisig Queen. Wow! First stop pa lang, sisig na kaagad! Let's go! Let's do it! Boss! Boss! Miss Nor! Magandang Hi. Umaga sa inyo! Hello! 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 Kayo po yung apo ni Aling Lusing. And of course, alam po natin lahat, I'm sure alam rin ng mga viewers natin na nagsimula dito kay Aling Lusing Sisig, ang sisig. Apo. Tama po yun, di ba? Apo. Okay, dito po tayo. Tignan natin. So, paano po nagsimula ang sisig? Ano po ba yung kwento ng sisig? Kasi po yung lola ko nagtitinda ng barbecue. Ngayon, may natitang baboy. Ginawa niyang sisig. Naisip lang ba niya, masarap sa kapan to, hiwa-hiwain natin at sisig na yon, or inopya ba niya to sa ibang recipe? Hindi. Inano lang niya kung masarap yun. Kung masarap? Oo. Oh. Okay, so noong 1974, noon ho, barbecuehan lang po ito. Oo. Oh. Okay. And then, naisipan po ni Aling Lusing na gawin pong sisig yung barbecue. At nung una po niyang nilabas yung sisig, naging mabenta po ba siya agad? Or medyo matagal-tagal rin bago po in-adapt siya ng mga tao? Pinatikman muna sa mga customer niya pagkatapos nagustuhan nila. Mm-hmm. Hanggang sa nag-o-order sila ng sisig. Okay, and now of course, ito po yung restaurant po ninyo, sikat na sikat na po sa sisig. Oh. Ginadayo po ng iba't ibang tao mula po sa ibang bansa. Oh. Okay, naalala ko po na punod ko yung Kitchen Confidential ni Anthony Bourdain. Tinitcher po niya yung sisig dito. Ano po yung naging pakiramdam po niyo na na-teacher po kayo sa isang international TV show? Siyempre po, masaya. Naano sa buong mundo yung sisig namin. So, bago ng 1974, walang may alam ng sisig sa buong Pilipinas? Wala po. Okay. Ngayon po, sa kahit anong restaurant pupuntahan natin, parang lahat sila may sisig na. Uh-huh. Pero yung sisig nila, medyo iba yun ng konti dun sa sisig po ninyo, di ba? Uh-huh. Ano po yung pinagkaiba niya? Kasi po, galing sa puso yung paggawa at saka masarap. Okay. So dito po, talagang the original. Uh-huh. Okay, sige nga po, can you show us kung paano po gumawa ng sisig? Asin, lechin, paminta, tsaka konting patis. Suka. Ah, suka po ba yan? Patis. Kalamansi. Okay, ito po'y baboy, no? Oo. Okay, anong parte po yan ng baboy? Pork paste. Okay, paste, so mukha. Oo. Okay, so yung sisig po, talagang galing yan sa pisngi at mukha ng baboy. May konting atay. May konting utak rin po ba yan? Ay, wala. Atay lang ng manok. Atay lang ng manok? Oo. So, yung sinasabi nila na yung original sisig, may utak at kung ano-ano, hindi totoo yun? Hindi. Ano po ba yung mga iba pang dinadayo ng mga tao dito? Mga barbecue, pork steak, liempo, chicken ass, pork, marami pang iba. Marami pang iba. Pero sisig pa rin ang number one in order ng mga tao. Oo. Mayroon po ba tayong ibang mga branches? Wala po, ano? Wala. Kasi alam ko, sa ibang food court ata, may Aling Lusings doon, di ba? Oo. Yun po yung franchise po ninyo. Hindi, ginagamit lang yung pangalan. Ah, bawal po yun! Ewan ko po sa kanila. So itong Aling Lusing sisig po natin, dito lang po talaga yan mahahanap sa Angeles. Oo. Kung may makita po kaming Aling Lusing sa ibang lugar,
Hindi po yun the original Aling Lusing. Oo. Okay. As in, ito lang po talaga. Pupunta po tayo sa Riles ng Angeles at dito po tayo kakain ng masarap na sisig ni Aling Lusing. Okay. Naging mahirap po ba na marami pong kumopya ng sisig sa ibang mga restaurant? In fact, may mga kumopya pa po ng pangalan ng Aling Lusing. Hindi. Bakit ho? Kasi dito rin pumupunta yung mga dinadayo talaga yung sa aming ano. Kumbaga ho, whatever sila, basta dito yung original. Okay, meron po tayong future plans para po sa Aling Lusing sisig or talagang yung intention po talaga ninyo is talagang dito po talaga siya sa Angeles? Yung isang anak niya, si Dara sila, mayroon ano sa ano, Dagupan. Okay. At saka sa Nepo Mall. Okay, so mga ibang branches yun po na tinatayo. Oo. Ano po yung kulang? Sibuyas na lang? Oo. Pagkatapos po ng sibuyas, ano na ba? Sisling plate na. Okay, sige. And ito na po ang ating finished product. Atenor? Saan ko kayo po? Ayun. Alam ko, malis na kayo eh. Okay. So ito na po. Pag-order ako ng Aling Lusing sisig, ito po yung makikita po natin. Meron pong atay, merong baboy, merong sibuyas, at merong pagmamahal. Sabi nga po ninyo. Pinakasikreto ng sisig ninyo. Pwede ko po testingin? Oo, sige. Tikman mo. Okay. Alam niyo po, ako po konosura ko ng sisig. Alam ko ang sisig. Mangit, mangit. Sarap. Sarap. Sarap po yung gawa po ninyo. Proud na proud po si Aling Lusing niyan. Sigurado ako. Okay, mga kaibigan, ito na ang the original sisig. Naging pagsubok doon kay Aling Lusing ang sobra-sobrang karne na muntik ng masayang. At para sa isang maliit na negosyante pa lamang, isa itong malaking kawalan. Buti na lang at naging kalmado si Aling Lusing. At dahil sa kanyang composure, nakaisip pa siyang mag-invent ng world-famous sisig. Hello, Josie. Kamusta naman ang sisig ni Aling Lusing? Kakatapos lang namin sa sisig. Okay siya. Pero palagay ko, it's time for dessert. Dessert ba? Puntahan muna si Miss Eliza Manalang, owner of Lyland's Pastries. Saan ko kaya hanapin yun? Miss, alam niyo ba kung nasaan yung Lyland's Pastries? Ito lang. Yan lang? Hello, Eliza. Good morning. Good morning. And this is Lyland, right? Yes, Lyland Pastries. Welcome. Okay. Ano yung pinaka-mabenta nating produkto? Kasi alam ko, you do different types of pastries here. What is your most sellable product? Sellable namin yung mga pastries, Silvana, tsaka brownies. Diyan kami talaga nag-start. Yeah, and that started in the 80s, no? Mm-mm. With your mom. With my mom. Okay. At what point na turn over sa'yo yung negosyo, Lisa? Nung college ako, siguro napansin ng mother ko na nung summer, libot lang ako ng libot. So, binigyan niya ako ng responsibilidad. So, ikaw na mag-take over. Since maliit lang siya noon, as sideline lang for order. Ganun. So, yun. Dun siya nag-start talaga. But ikaw mismo, you don't have any formal training sa baking. But you are the entrepreneur. Mm-mm, I am the entrepreneur. Meron akong mga short courses sa baking, may mga fundamentals, ganun lang. When you took over, what was one thing that you changed? May isa ka bang binago or iniba dun sa negosyo in the 90s when you took over? Mm-mm. Bali, nag-introduce ako ng iba-ibang ibang produkto para isama doon sa mga line of products namin. Ayun. Meron akong in-improve, plus din yung packaging, iniba ko rin. Ayun. Okay. I heard that nung nag-erupt ang pinatubo, the whole business was wiped out. Mm-mm. Okay, but that was before you took over. Tama, di ba? Ako na nun. Ikaw na rin nun? Oo. Okay, how was that? Bagong takeover, I'm sure at the time you were very young, and then suddenly na-wipe out yung buong negosyo. Ang mom ko na nagtayo ng food house, na ginamit niya yung pera niya from retirement, and then meron akong isang
area doon sa food house na Pasalubong area. So nag-start ako, 2 workers lang yun sa akin. Nag-aaral pa ako noon. Tapos na wipe out lahat. So, from zero, back to zero talaga. Siguro nagpalakas lang sa akin ng loob yung nakikita ko kasi yung parents ko, kaya nila eh. So, mas matindi sa kanila kasi marami silang responsibilidad. Kailangan nila kaming buhayin. Eh ako single lang naman. Tapos, pangalawa, yung mga relatives namin na hindi naman apektuhan, pinulungan din nila kami bumangon. Okay. So, pinatubo erupted na wipe out yung buong negosyo. Pero hindi ka nawala ng lakas ng loob. You decided na pwedeng ipagpatuloy. Mm-hmm. At any point, hindi ba naisip na pack-up na lang tayo or let's just mag-ibang negosyo na lang tayo? Medyo masyado mahirap to. Merong isang point na ang mother ko, parang syempre mag-start ka na naman. Eh, since yung market ko nang konti lang. So, makipagtrabaho ka na lang. Ganun. So, tinry ko. Pero, siguro para sa negosyo talaga ako. So, tinuloy ko na lang siya at nagsikap na lang. A lot of people na dismaya talaga, na wala ng lakas ng loob, no? At any point, hindi ka hindi ka kinabahan o nagpanic or naisip mo, hindi, kailangan bangon tayo kaagad. Bangon talaga kaagad kasi meron din naman kaming customer na hindi naman apektuhan sa lahat. So, kailangan naming gawin yung mga orders nila. So, yung tita ko, pinahiram kami ng oven kahit dun sa nag-relocate kami kasi dun sa inuupahan ng kuya ko. Kahit dun lang kami nag-bake. So, pinagpatuloy. As long as buhay yung negosyo, buhay tayo. Basta ma-serve lang. Okay. You know, it's already been 16 years since then. What are the challenges that you face now? Ngayon na established na, you've got this very nice work area here and marami nyo ng mga iba't ibang produkto. Ang makakonsider kong challenge ngayon yung paano panatilihin ang negosyo na hindi siya nagda-drop. So, we make sure na nakakasabay kami sa trend. At the same time, na pre-penetrate pa namin yung ibang market. At saka siguro, challenge din sa amin yung pagtumaas yung mga prices ng raw materials, yung sobrang taas like yung sugar, pero hindi namin makontrol. Pero kami, hindi kami makakapagtaas ng masyadong mataas kasi yung ibang customer namin, below 10% lang ang tinatanggap na increase. With regard to products like this, no, ito, alam ko kasi ito talagang masarap to eh. Okay. And alam ko na kapag inis tao, bumili siya ng ganito, may expectation na siya dun sa lasa. Natitempt ba kayo to change the recipe or do you keep the same recipe throughout the years because people have an expectation already of the taste? Kinikip ko yung recipe na alam kong yan ang gusto ng tao. Pero sa mga ibang produkto na meron, kunwari may nag-suggest na mas masarap siguro na ganyan-ganyan. Yun, so we try to improve it. I'm sure marami sa mga viewers natin na-inspire pumasok sa pastry business. If there were 3 things na pwede mong ipayo sa kanila, what would that be? Unang-una, kailangan may passion ka talaga sa pag-bake. Pangalawa, yung siyempre kung may passion, love mo talaga ang ginagawa mo, kailangan din syaga. Syaga talaga. Kasi, labor of love kasi yung mga ginagawa mo, mano-mano yung iba eh. Syaga talaga ang pinaka persistence. And I'm sure yung passion and love for the pastries, nalalasahan na yan ng mga customers. Matindi ang naging epekto ng lahar noong 1994, negosyo nila Eliza. Nawala ang lahat ng meron sila, pero dahil sa composure at focus, nagawa niyang ibangon ito muli. Ngayon, available na ang kanyang mga produkto sa iba't ibang malls at pasalubong centers. Hello, Josie? Pili mo naman ako ng mirror. I want a fabulous one. Mirror? Hindi ka ba computer program? Ah, basta.
So go na and check out Ellen's House of Frames and Crafts in Doña Asuncion Subdivision, San Juan, Apalit, Pampanga. Okay, send me the GPS. Goodbye. Hello, ma'am. How are you? Hello. Kumusta ho? I'm very fine. Ilang years na po ba tayo sa glass business? We started last 1994. Matagal na rin pala yeah, po, no? Yeah. Paano po nagsimula yun? Sino yung nag-inganyo sa inyo na pumasok sa frames at mga mirrors? Yung family ng husband ko, nag-start sila sa mga karosa. Alam mo yung mga... Sa prosesyon? Yeah. Okay. Yan ang mga ginagawa nila. Then yung brother naman ng husband ko, sila na yung nag-start ng mga frames, jewelry box. So parang nag-innovate sila ng mga ibang design naman na hindi puro karosa. Siyempre yung karosa, gagamitin lang yan every fiesta. Oh. Yung gano'n, di ba? So from then, nag-start naman kami ng kami mag-asawa from metal craft, then nagdagdag kami ng mga, yan, more on glass. Okay. So mas in demand ngayon ang glass. And at that time ho, you were subcontracted yeah, for an exporter, yeah, no? Miss Ellen, pakikwento po sa amin kung paano po nangyari yung transition na mula nung kayo yung sinasubcontract towards kayo na mismo yung nag-export. That time, nung nagsasubcontract kami, yung Manila Fair, palagi kami tinatawag na pag-exhibit. So para makita nga at makilala kami. Sabi ko, dahil nga may sinusupply kami exporter, parang jahe naman sa kanya. Kung kami, parang magiging kalaban namin siya. Mm. Sigurado yan. So, dumating yung time na parang bumagsak na yung business niya. Mm-hmm. Ayun, nagkaroon kami ng pagkakataon na kami na, pwede na kaming pumasok. Naging mahirap po ba yung transition na yun? Hindi naman. Para sa amin, hindi naman. Pero ang masakit doon, yun nga, syempre, do sinusupplyan namin siya, nawala kami ng isang buyer. Malaking buyer siya sa amin. Eh. Kabilang part, medyo mahirap. Sa kabilang part, okay naman din. Kumbaga parang ilalaw na din ang Panginoon. Yung mag-asawa, nung time na nangyari ho yun, automatic po ba yung opportunity ito? Kailangan kunin natin to? Or may konting agam-agam na, nako, baka medyo mas mabigat yung challenge na to, baka di atin kaya, ganyan. Ano yung naging proseso po ninyo mag-asawa? Yung time na yon, yung dollar biglang bumagsak eh. From 60 naging 40 plus. So parang doubt kami, papasok ba tayo o hindi. So talagang wisdom na lang siguro sa Panginoon yun ang ginawa namin. Paunti-unti nakikilala kami, nakikita yung mga items namin. Meron pa rin ups and downs hanggang hindi naman dire-diretsong pataas yan. Pero hanggang dun sa mga disappointments namin, nakikita pa rin namin yung paano kami natututo. Yun ang importante. Marami po sa mga nanonood sa atin, pangarap pa lang nila na maging exporter, no? Makaabot po sa ibang bansa. Yun na po ba yung pinaka-goal po natin as a business na mas palawakin pa yung export business natin or mas goal po natin na mas ma-penetrate yung local market? Ako sa ngayon, kung pagpipilian ako, ako mas gusto ko yung sa local market. Mas less yung problema, less mga documents, etcetera. Pero syempre, kailangan din namin kinukuha kami ng ibang bansa eh. I mean, gusto nila yung mga items namin. So wala kang magawa kundi syempre, i-supply yung mga dapat nilang kailangan. Miss Ellen, dito na tayo sa mga iba yung finished products. And of course, nakita ko, parang each piece is unique, ano? Parang iba-iba talaga siya. So can you tell us about where these products eventually end up? Saan siya eventually nabibili or nabibenta? Usually, ang process namin ngayon, binibigay namin more on sa mga hotels. So yung mga real estate development? Yeah, real estate. And sa mga hotels. So, do they order from you, they give you the design? Or kayo yung may design nyo tapos pinipili na lang sila? Merong mga designer na sila sa kanila yung design. Pero mostly sa amin. Ano po yung pinaka-challenge po natin in the export business and dealing with the big corporations po dito sa Pilipinas? Nung start kami bilang subcon, medyo mahirap kasi from nasa top sila tapos biglang magbababa yung demand ng mga produkto nila. Ang pinakamalaking tama sa amin eh. Paano mo niyo na save yung sarili ko sa mga ganyan challenges? Hindi ka lang dapat mag-focus sa isang buyer. So kailangan marami kang buyer na pinupuntahan. So
mag-search ka, mag-offer ka sa iba-iba. Okay. Paano po ba na hindi ho tayo kinakabahan sa mga ganyan challenges, hindi po tayo nagugulo masyado? Actually, sa business, palagi na lang kami gumagawa ng mga bagong design or bagong item na pwedeng talagang ika-catch up ng masa. Meron po ba tayong umapayo sa mga gusto pong magnegosyo o gusto pong pumasok po sa ganito klaseng business? Yeah, siguro maging ano lang sila, maging artistic lang sila, hindi yung kung ano yung item nila, yun na lang yun. So kailangan palagi kung pwedeng manganak niyan, magkaroon ng kapatid. I mean, yung bang mag-innovate sila na marami. Mm-hmm. Hindi yung palaging yun at yun na lang. Nung bubagsak ang peso ng dollar at nagsara ang negosyo ng exporter at Ellen, hindi siya nagpanik. Instead, nag-step up silang mag-asawa at naging exporter din. At dahil dyan, napalago nila ang kanilang negosyo. Let's keep up with the Go Negosyo calendar. Tara na't silipin ang mga proyekto ng ating annual partners na maaaring makatulong sa paglago ng inyong negosyo. PLDT SME Nation Success Talk na ginanap sa Baguio City. Yes, ma'am. Nakasama natin sa Baguio ang ating mga bossings to share their success stories through hard work, persistence, and technology. Care of one of our partners, PLDT SME Nation. Natin ang 5th anniversary ng ating mga bagong kago-negosyo, ang Uno International Corporation sa MOA Arena. Siyempre, present din ang ating Executive Director sa Go-Negosyo na si Mr. Ramon Lopez para makiselebrate sa pagdiriwang na ito. We celebrated our 5th year anniversary last June 9. So yung mga guests namin is sila Bamboo, sila Eli Bendia. Yan, so may mga awarding ng mga top earners, mga top millionaires namin, yung mga top UBCs, yung mga branches namin nationwide, and yun niya, yung mga upcoming UBCs abroad, international, more than 16,000 yung crowd na, no? Yung Samoa Arena, na-awardan namin more than 500 millionaires na, no? So, yung na-create namin itong 5 years. So, malaking celebration yun kasi nga, yun niya, kalahating dekada na yung Uno. And very aggressive kami na mag-expand, no? Worldwide. Magsikap tayo and let's go, negosyo. Mga kago-negosyo, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Sana po'y natuwa kayo sa mga hatid naming kwento at may napulot kayong business tips para sa inyong negosyo. Ako po si Bam Aquino at ito ang SME Go! Huwag kalimutang bumili ng Go Negosyo Books, lalo na ang pinakabagong 50 Inspiring Stories of Young Entrepreneurs. Available po yan sa lahat ng leading bookstore stationwide at mahahanap ninyo po dyan ang kwento namin ng aking business partner. Need advice on how to start and run your business? Purchase a text and click away. Text Go Nego to 2910 for Globe and Smart. Like us on Facebook, facebook.com/GoNegosyoOfficial. Huwag din pong kalimutang tumutok sa Go Negosyo sa Radyo every Friday 2 to 3pm sa DZRH para sa Metro Manila at Radyo natin para naman sa mga provincial areas. Maraming salamat sa Colecciones C2 for my shirt. At mula sa Go Negosyo, maraming salamat sa ating mga annual partners. PLDT SME Nation, Smart Communications, Meralco, RFM Corporation, BPI Family Kanegosyo, Avon Cosmetics, Multiply.com, The Orchard Property Marketing Corporation, Isuzu Philippines Corporation, LBC Express Incorporated, Value Line Systems and Solutions Corporation. Uno International Corporation,